Ang NCSC po ay Office of the President na kung saan nagbabana po ng 43 billion pesos ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa health insurance na mga senior citizen, na bawat senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos na health insurance na kung saan. Ano po ba ang health insurance? Libreng laboratory, libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso. Kung gusto niyo magpa-ultrasound, kung gusto niyo magpa-x-ray, at higit sa lahat, magkakaroon din po kayo ng mga gamot na libre para sa inyong maintenance. Palakpakan naman po natin ang programa. At syempre, isa pang good news. Alam niyo naman po, yung Expanded Centenarian Act na ibinabana po at binigyan na ng pondo, yung 10,000 every 5 years. Pagtungtong mo ng 80 years old, 10,000. Pagtungtong mo ng 85 years old, 10,000. 90, 10,000. Pagtungtong ng 95 years old, 10,000. Pagtungtong ng 100 years old, 100,000. Wow! Talaga namang wow na wow talaga. Eh, sabi nga nila, kahit na huli man sa programa, kung ganito namang kaganda, ito po ay mahalin natin at yakapin. At hindi dapat inaawat na malaman ito ng ating mga senior citizen. Ayan. So, para maipakilala ko po sa inyo ng personal, ang ating superhero ng mga senior citizen, 24/7, naglilingkod, nagmamahal at nagmamalasakit sa inyong lahat. Andito po, si Super Mara Tamundong. Hello! Surprise! Hindi na surprise kasi kanina nandito na po ako sa inyong harapan. Magandang hapon po. Pasensya na po kayo dahil kailangan mapanood po ninyo ang ilan sa mga video. Number one, para kahit paano ay magkaroon po siguro kayo ng puso para sa akin. Baka kasi sabihin nyo, isang Mara Tamundong, hindi pa senior citizen, tumutulong sa amin. Pangalawa po, ano po ba ang online registration at kailan po ito nasimulan? Actually, last year pa po ito, hanggang ngayon, patuloy-tuloy po na ako ay bumababa sa bawat barangay para makapagparehistro po ng mga senior citizen. Pangatlo, dahil sa sobrang pagmamahal ko po sa mga senior citizen, kayo po ang aking inspirasyon, kaya naman ako po ay hindi napapagod sa bawat pagbaba ko po sa bawat barangay. Una po sa lahat, palakpakan naman natin yung ating mga sarili dahil ang mga senior citizen po ang talaga namang tunay na masasabi ko po na naglingkod ng matagal sa ating pamilya, sa ating gobyerno, na marapat lamang kayo po ay balikan din ng magandang programa, totoong programa, na hindi na po kayo dapat mahirapan dahil bago po maging senior citizen, ang isang katulad po ninyo, mahabang-mahaba na rin po ang inyong nilakbay. Marami na po kayong naranasan sa buhay. Sabi ko nga po, mahirap maging isang magulang. What more pa kung maging isang senior citizen? Mahirap po. Bakit? Sapagkat karamihan po sa ating mga senior citizen ay wala naman pong naipon. Hindi naman sa ganitong panahon ay tayo nagtatrabaho pa at kaya pa natin suportahan ang ating sarili. Pero kapag mayroon pong programa na maganda at makakatulong po para sa inyo, dapat yakapin po natin ito at mahalin. Dahil ito po ay makakatulong sa atin, lalo na po sa ating mga senior citizen. Kaya naman, ako po ay hindi talaga nagkatumili. Hindi po talaga napapagod nung nilodge po ang online registration at kinausap po ako ni Attorney Franklin M. Kennedy na kung pwede rin po ako makatulong para sa online registration po ng mga senior citizen, hindi na po ako nagdalawang isip dahil alam ko po ito ang paraan para kayo naman po ay magkaroon ng magandang programa na mayroon talagang maaasahan po. Dahil bawat check-up, bawat laboratory po ng mga senior citizen, napakahalaga. Bawat sentimo po na nilalabas natin para sa ating maintenance, malaki rin po ang kapalit nito dahil may pamilya pa po tayong tinutulungan. Bakit kaya alam ko po ng lahat ng yan?
Dahil syempre ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, na kung saan kapag ikaw talaga ay taga Maynila, kapag ikaw talaga ay taga rito, mararamdaman mo at malalaman mo na kung ano po ang kailangan ng ating mga senior citizen. Bakit po mahalaga ang online registration? Unang-una po dahil sa programa ng NCSC o National Commission of Senior Citizen na kailangan na lahat ng mga senior citizen ay magkaroon na ng database. Para hindi naman palagi kayo nag-fill up ng forms. Every time may programa, at least ito po ang magiging basihan ng ating gobyerno, ng ating NCSC, para kung ano po yung mga programa na dapat matutukan sa ating mga senior citizen. At tandaan po ninyo na ang National Commission of Senior Citizen ay tahanan po ng mga senior citizen. Ito po ay sarili ninyong ahensya. Alam niyo po ba yon na ito po ay para sa inyo talaga? Hindi na po kayo maliligaw na kung saan po kayo lalapit dahil ito po ay tututok para sa ating mga senior citizen. Ang NCSC po ay Office of the President na kung saan nagbabana po ng 43 billion pesos ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa health insurance ng mga senior citizen, na bawat senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos na health insurance na kung saan. Ano po ba ang health insurance? Libreng laboratory, libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso. Kung gusto niyo magpa-ultrasound, kung gusto niyo magpa-x-ray, at higit sa lahat, magkakaroon din po kayo ng mga gamot na libre para sa inyong maintenance. Palakpakan naman po natin ang programa. At syempre, isa pang good news. Alam niyo naman po, yung Expanded Centenarian Act na ibinabana po at binigyan na ng pondo, yung 10,000 every 5 years. Pagtungtong mo ng 80 years old, 10,000. Pagtungtong mo ng 85 years old, 10,000. 90, 10,000. Pagtungtong ng 95 years old, 10,000. Pagtungtong ng 100 years old, 100,000. Wow! Talaga namang wow na wow talaga. Eh, sabi nga nila, kahit na huli man sa programa, kung ganito namang kaganda, ito po ay mahalin natin at yakapin. At hindi dapat inaawat na malaman ito ng ating mga senior citizen. Alam po ninyo, sa kabuuan ng Pilipinas, halos meron na tayong 11 million to 12 million ng mga senior citizen. At nadadagdagan pa araw-araw dahil syempre may nagbo-birthday. Welcome to the 60s Club. Wow, 60 pataas na club. Na kung saan, maganda po itong database na kapag meron po ang mga senior citizen, malalaman po kung ano ba talaga ang dapat na ibabang programa at matutukan po sa ating mga senior citizen. Parang mga teenager kayo ngayon. Marami kayong benepisyo. May libreng sine pa. Laging may reunion. Tinatangkilik sana. At dapat na mga barangay na yakapin po ang mga senior citizen po natin. Sapagkat dapat lamang nabalikan po kayo ng pagmamahal at higit sa lahat respeto na ibigay po natin sa ating mga senior citizen. Aba, napakahirap yata maging magulang. Dahil pagising mo pa lang sa umaga, hindi mo pa nga nasusuklay ang iyong buhok, iniisip mo na ano bang kakainin namin ngayong almusal. Tanghalian, hapunan, paano mapagkakasya ang bao ng mga apo o mga anak? Paano pa ba ako makakabili ng aking gamot kung ako ay mamamalingki at ganito kamahal ang bilihin? Lahat po ng sakit ng ulo, nangyari na po at naranasan na po ng ating mga senior citizen. At least man lang sa ganitong programa, makabawi po ang ating gobyerno dahil kayo naman ay nagbibigay o nakatulong sa kontribusyon na magkaroon po ng pondo ang ating gobyerno. Marapat lamang na kayo po ay balikan din ng pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal ng inyong partner, kundi pagmamahal mula sa ating gobyerno na ang mga senior citizen ay dapat pahalagahan. Para naman hindi na ma-stress yung mga senior citizen natin, isipin ninyo, kapag pakunti na ang gamot, namumroblema na tayo. Diyos ko, paano ba ito? Mangungutang na naman ako kay Bombay. Nakakahiya na. Bukas magkikita na naman kami sa palengke, ano na naman ang sasabihin ko sa kanya? Hindi ako pwede bumili ng masarap na ulam. Baka sabihin, hindi ka ba nakabayad? Ang sarap ng ulam mo ngayon. Yan po yung mga nararanasan natin na totoong buhay po yan.
Pero kahit paano, kung mayroon pong moral support, financial support programa mula sa ating gobyerno, mas lumalakas po yung loob natin at mas nagkakaroon tayo ng dahilan na humaba rin yung buhay natin. Kaya naman ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ako rin po mismo, ang advokasya ko po ay humaba ang buhay ng ating mga senior citizen, pero humaba na healthy. Dahil syempre, maganda naman ang pakiramdam kung wala kang nararamdaman na pwede ka pang lumabas, magsumba, makipagkwentuhan, makaati ng mga party at makakain ng paunti-unti. Huwag lang yung sobrang bawal na bawal. Diba? Kasi iisa lang po ang buhay natin. Dapat kahit paano po, ma-enjoy natin ang ating sarili. Habang tayo naman din ay naglilingkod at nagbibigay ng pagmamahal sa ating kapwa. Kaya naman si Mara Tamandong, hindi napagod. Kahit na maraming umaawat, na ito po ay sabihin ko sa ating mga senior citizen. Ang iniisip ko po ang sitwasyon ng mga senior citizen kung hindi po ang aking sarili. Dahil sabi ko nga po, syempre hindi naman maiiwasan na mapupolitika ka. Pero kung wala ka namang ginagawang masama at ang tungo mo naman ay para sa kabutihan ng lahat, bakit ka matatakot? Aba, bakit ako matatakot? Eh di humarap sila sa akin kung gusto nila. Kasi ako naman talaga sa 2 taon mahigit na, halos magtatatlong taon na po na ako ay bumababa sa bawat barangay. Naging senior citizen advocate na po ako. Paano po ako nag-umpisa dito? Sapagkat may outreach program po ako sa mga kabataan na nagbibigay ako ng pangaral para naman maibalik naman po ang Filipino values natin. Yung talagang kaugalian ng Filipino na magalang at mapagmahal sa mga nakakatanda. Dapat nakikinig. Pero habang ako po ay may outreach program, ang mga senior citizen, dali-dali pong tumatakbo at gusto pong sumali sa aking food feeding program. Dahil ako po ay nagpapakain ng Jollibee, nagbibigay po ng bola, mayroong magician at may dancer, kumakanta pa po ako, kaya sila yung mga senior nagmamadali. Nung minsang in-interview ko po ang isang tatay na stroke na pero tumakbo pa para lamang mahabol ako, tinanong ko si tatay, "Tay, matanong ko lang po, bakit po kayo humabol?" Kasi ang outreach ko po ay para sa mga maliliit na mga bata. Ang sabi po ni tatay, dahil gusto niya raw po magbakasakali na makahingi siya ng bola at makahingi po siya ng Jollibee. Dahil birthday daw po ng kanyang apo at wala naman po siyang pera pambili, kaya nagbabakasakali po siya na siya po ay matulungan po. Ganyan ko po nakita ang sitwasyon ng ating mga senior citizen. Kung ikaw ay totoong tao, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, talagang maaantik po yung puso ninyo. Kaya bakit hindi po ako kikilos kung kaya ko naman pong tumulong? Hindi na po natin kailangan hintayin pa ang eleksyon o makaupo o maging isang politician dahil kung totoong paglilingkod ang gusto mong ibigay, hindi ating gawin para sa ating mga senior citizen. Parang mga bata ang mga senior citizen natin ngayon. Actually, marami po akong kaibigan ng mga senior citizen. Ito, mga senior citizen. Ay, hindi, joke lang. Marami po ako naging kaibigan ng mga senior citizen. At alam niyo po ang totoo? Mas lalo po akong lumakas at nabigyan ng dahilan para ipagpatuloy ko po ang aking buhay na kahit sa kabila ng mga problema na dumaraan, kayo po ang nakikita kong inspirasyon na dapat lamang ipagpatuloy po itong aking ginagawa. Yun naman, no? Sino po gusto ng 43 billion pesos? Dapat po na kayo ay marehistro online. Bakit po? Dahil sa ngayon, meron na po tayong 5 million na mga online registration ng mga senior citizen. 5 million na po. Ang kailangan natin, at least merong 8 to 9 million. Para maibaba na po ang budget dahil nandiyan na po, ready na para sa inyo. Ang hinihintay na lamang po yung mga totoong pangalan ng mga senior citizen na makikinabang po para dito sa inyong health insurance na nagkakahalagang 43 billion pesos! Dahil po sa programa na yan at sa pagtatanggol ko sa mga senior citizen, nagkaroon po ako ng 43 billion na mga kaway. Pero sa kabila nito, ang 43 billion ay gusto ko po mapunta sa bulsa ng mga senior citizen na marapat lamang
matikman na natin na totoo at direct ang benepisyo para sa ating mga senior citizen. Yay! Ako, pagka nandyan na po yung 43 billion, huwag nyo naman akong kalimutan. Sasamahan ko po kayo. Para naman lahat ng mga senior citizen natin, makita po natin kung gaano kasaya ang mararamdaman nila sa oras na ito po ay ibinabana po para sa inyo. At higit sa lahat yung 10,000 every 5 years. Nako, sana magdasal po tayo talaga na madagdagan pa na madagdagan. Dahil ang NCSC po ay gumagawa ng mga programa, livelihood program na makakatulong po sa mga senior citizen, yung mga activities po na makakatulong sa mga senior citizen na mas maging healthy pa. Tandaan po ninyo, ang lahat ng ito ay ginagawa po para sa ating mga senior citizen na marapat lamang bigyan ng tunay na paglilingkod. Kaya naman, nandito po ang ating mga volunteers na mga encoders, na syempre may mga magulang kaya nagmamahal, ganun din po ako, na siya pong magre-rehistro po sa inyo. Ang kailangan lamang sa huli ay mapicturean po kayo, hawak ang inyong ID, tapos bibigyan po kayo ng RRN number na kung saan ito po ay itatago ninyo para ma-verify po kapag nandito na ang programa na kayo talaga ay rehistrado na. Yung RRN number ay registered reference number na magsasabi na kayo po ay rehistrado na. Lahat naman po ng ito ay magiging basihan din ng mga susunod pang programa para sa inyo. Kailangan lamang masagot po ninyo yung mga gamot na iniinom, ano pong nararamdaman ng senior citizen, ano po ang kalagayan ngayon ng senior citizen. Lahat po ng ito ay papasok sa system ng NCSC. Wala pong kinokolekta na forms o pinapamigay ang National Commission of Senior Citizen. Kaya po ito tinawag na online registration dahil kailangan face-to-face po ang mga senior citizen. Kasi sa totoo lamang may mga nag-report na po sa amin na may namimigay na ibang politician na mga forms tapos pinapasulat ng senior and then kukunin nila. Hindi po ganun. Illegal po yun. Bawal po yun. Dahil lalabag sila sa Data Privacy Act. Dahil ang online registration ay online po. Kaya naman yung mga encoders natin, may mga cellphone na kung saan kayo po ay i-assist para makapagparehistro online. Siyempre, kung malabo na ang mata ni nanay o hindi na niya kaya magpindot, sila po ang magtutulong sa inyo para ito po ay maipasok sa NCSC. At kailangan po may picture kasama ang inyong ID dahil ito rin po ay security ninyo na magsasabi na lahat ng mga nakarehistro ay totoong senior citizen at talaga namang kayo po ang dapat tumanggap ng inyong benepisyo. Kaya maganda rin po na kayo ay makapagparehistro o kung may mga kamag-anak po kayo na hindi pa alam ang online registration, pwede po kayo mag-visit sa online na www.ncsc.gov.ph na kung saan, kung kaya nyo pong magrehistro online, pwede po. Kung mayroon kayong anak na magre-rehistro sa inyo, pwede rin po. Basta, hindi po pwede ang hindi family. Dahil lalabag nga po sila sa Data Privacy Act. Kaya inuulit ko po, wala po kami binibigay na forms at wala pong kinukolekta na forms ang National Commission of Senior Citizen. Dahil tandaan po ninyo, ito po ay national program mula sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. At tandaan po ninyo na kailangan yakapin at mahalin nyo po ang inyong ahensya na NCSC. At kung mayroon po kayong mga gustong tanungin o gusto nyo pong lumapit, pwede po kayong pumunta sa kanilang opisina sa Malacanang. O diba, social kayo, Nay? O saan ba ang punta mo? Sa Malacanang. Wow! Office of the President. Dahil nandoon ang aking ahensya, ang aking tirahan na National Commission of Senior Citizen. O diba? Ibig sabihin, pinahahalagahan na po ng ating administrasyon ang mga senior citizen po natin. Kaya palakpakan po natin! Siyempre, ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang National Commission of Senior Citizen na sa Attorney Franklin M. Quijano, at ako po ang inyong lingkod na si Mara Tamundong na handa pong ibigay ang lahat, puso at kaluluwa, ang oras, sa lahat ng oras para makatulong po sa ating mga senior citizen. Ang gagawin po natin, yung mga encoders, nasaan yung mga encoders natin? Ilan kayo? Ha? O more than 10 kayo, di ba? Nasa 15.
So, kung sino po yung nasa unahan, yung 15, uunahin po. Huwag po kayong mag-alala sapagkat 2 to 3 minutes lamang po ang online registration. Mabilis lamang po ito. So, paano tayo po pwesto dito na lang sa lamesa? O sige, patanggal na lang po natin yung extension. Dalhin nyo na lang yung upuan nyo. So, sandali, i-assist po kayo ng encoder ang magbubuhat po ng inyong upuan. Huwag na po kayo tumayo. Ayoko kayo mapagod. Mapupuntod po yung sapatos nyo. Dapat VIP treatment. Yes po, Nay. Ipa-verify nyo na lang po. Just to check lang na okay. Kasi kadalasan yung mga nag-rehistro, minsan nagkakaroon po ng invalid dun pagka biniverify. So kapag biniverify nyo at okay naman, okay na po yun ibig sabihin. Ayan. So, paikot na lang siguro. Oo, sige. Diyan po. And then siguro yung iba sa lamesa, 5. Tapos 5 siguro nakatayo na lang dito, ano. Sandali, ayan. Dalhin po natin. Sige, tay. Kung kaya nang dalhin yung inyong upuan. Tapos yung ibang mga encoders dito na... Hindi, sandali lang po. Lalapit na lang encoders kasi baka masikip kayo masyado. Usog na lang po natin ng konti para may espasyo po yung mga encoders na lalapit po sa inyo. Ayan. O sige. So, tag-iisa po kayo. Ayan, huwag po kayo mag-alala, Nay. Kasi hindi naman po sila uuwi hanggat hindi po natatapos ang lahat ng... At syempre, maraming salamat po sa barangay. Maraming salamat sa mga kagawad, sa tanod, sa pag-welcome po. Dahil alam po na ito pong ginagawa natin ay pagtulong lamang. Kaya maraming salamat po. Ayan, so sino pa yung encoder na available?